under po sa kanya. Training po siya. So, isa po siyang dating aircon technician po, ano, at ngayon, grabe guys, director one star na po siya dito sa Proud One po. At talaga naman pong, dahil po sa digital business po na ito, talaga namang nakita po natin talaga yung kanyang pag-level up, yung kanyang pag-evolve, ano po, na talaga namang dito po pala talaga sa Proud One talaga, tama po yung tagline na impossible is nothing. So imagine nyo, no, siya po ay dating aircon technician at ngayon, isa na po siya sa hinahangaan po na leader po sa Team Unstoppable. So guys, sa atin pong i-welcome po ang ating guest sharer for tonight. Walang iba po ang ating pong director one star, Coach Jerry Caballar from Team Unstoppable. Ayan, so Coach Jerry, please unmute po, Coach. Ayan, the floor is yours. Yes. And okay, thank you po ma'am, Divine, and thank you po sa Team Europe. So maraming salamat po, no. Uy, nandito rin pala yung leader ko na si Coach Wayne. Anyway, bakit ano na wala yung nag-close po yung video ninyo, ayun. Ayan. Ayan. Okay. Mapagpalang araw sa ating lahat sa mga guests po natin and sa lahat ng leaders po. Lalo na pag mga OFW. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako po si Jerry, isa po akong aircon technician for 13 years din. Nag-start ako sa ganitong business 2014. Meron po akong dating company, hindi ko nababanggitin yung ImGlobal. So, nagpasalamat ako ng sobra dun sa previous company ko kasi sa dito namin nalaman na sa ganitong industriya, may chance na umasinso yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ako po isang high school graduate lang po ako. Then, inaral ko yung business, inaral ko yung idea nito, yung concept na to. And then, nagustuhan ko siya ng sobra kasi dito pala, ma-apply mo yung tinatawag natin na leverage program. Ang leverage is yung pwedeng magparami ng oras at efforts pamamagitan ng ibang tao. Then, na-involve ako sa digital business 2019, June 12. Ang nag-invite sa akin isang police Valenzuela. So yung police na yun, sabi niya sa akin, yayaman daw kami, kikita daw kami ng malaki sa digital business. And that time, parang hindi ko siya masyadong maintindihan kasi sabi ko, totoo ba talaga may kumikita sa ganyan? And inano ko lang, iniisip ko lang na kung ito ang police eh. Diba? Yung police nga, sumusubok. Di ba? Kung ang police sumusubok, ako pa kaya na isa lamang po akong high school graduate. So, trinay ko siyang gawin. Pinag-aralan ko ulit yung idea na to, yung ating business. Then, ito yung nangyari sa akin. After 3 months, nagkaroon ng income. Then, nagtuloy-tuloy siya after 10 months. So, during pandemic po, lockdown na po siya. Doon ko na-hit yung first million ko. Then, nagtuloy-tuloy na yung income. Then, yun. All in all, umabot siya ng tatlong account ko na workout dito kasi that time allowed po kaming mag-purchase ng 3 accounts, maximum 3. Then nag-purchase po ako ng tatlong account, isa kay Mrs., pinangalan kay Mrs., tapos isa din po sa anak namin. Then win-workout ko po yung tatlo and total accumulation medyo malaki-laki po siya in Philippine money kasi talagang pag i-convert mo to into peso, medyo malaki ang gross income ko dito, umabot po ng 260,000 something euro. Ganun po. So, dito po namin nabili yung sasakyan, yung 10-wheeler truck, yung ito, condo, and yung bahay po sa Cavite. Then, may mga sinusubukan kaming yung mga mutual fund, yung mga investment na, yung pure investment na hindi yung mga nagpapanggap na investment. So, and nagta-trading kami ng ibang business, traditional business, although may mga sinubukan kaming convenience store, pare siyang 7-Eleven, pero sabi ko nga ang nakakatuwa no kasi kahit po high school graduate lang ako, imagine niyo po, sino bang mag-aakala na magkaroon ako ng ganung business. So ang nakakatuwa mga kapatid, lalong-lalo pagka first time mong makapakinig ng ganitong business. Para sa akin, subukan mo lang ang business na to. Open mo lang yung mindset mo. Lawakan mo lang yung mindset mo kasi totoo po ito. Kung ano ka ngayon,
kung anong mindset mo ngayon, hindi mo naman, hindi mo targa yan mindset eh. Mindset yan ng society na naka-program lang sa'yo. Kaya maraming mga tao, mga Pilipino, hirap na hirap umasenso kasi yung programming ng mindset nila is hindi pang mayaman. Sa mga professional po, pasintabi po. Sa mga teacher po, pasintabi po. Hindi ko po intention na maka-offend ng mga professional na tao. Hindi ko po intention na maka-offend ng mga teacher. Pero for me, para sa akin lang kasi ito ha. Kasi programming ng Pilipino, mag-aral mabuti para pag-graduate mo, makakuha ng magandang trabaho. Then after mong graduate, ang hirap palang makakuha ng trabaho. Diba? Ang hirap palang makapasok sa pagtatrabaho. Then, doon ko na-realize na hindi pala employment ang paraan para makuha mo yung mga goals mo sa buhay. Ang sekreto is business, leverage, program. Yung leverage is the ability to multiply your time and effort to other people. So, technically, ang pag-aaral pala ay isa lang siyang tools para magkaroon ka ng confident na humarap ka sa tao. Pero kung gusto mo talagang umasenso sa buhay, go for business. Ngayon, paano ka magninegosyo kung wala kang namang idea? Ang mga traditional business sa labas, hindi naman yan nagtuturo ng mga idea about sa business. Hindi yan nagbibigay ng technique. Hindi yan nagbibigay ng sekreto bakit sila successful sa business nila. Then, of course, pag traditional business, malaking perang involved. Ang maganda sa ating negosyo, no, napakaliit lang ng puhunan. Totoo po ito, mas mahal pa yung gadget mo. Mas mahal pa yung mga sapatos mo. Mas mahal pa yung siguro yung damit mo. Ang puhunan natin, pangmasa po talaga as in. Kayang-kayang gawan ng paraan. Kung gusto mo talaga magbawang buhay, gawan mo ng paraan ng puhunan na to. So, ang pinakaano nito is, the moment mag-decide ka, mga kapatid, huwag kang magde-decision. Huwag kang magde-decision para sa sarili mo. Mag-decide ka, tignan mong family mo, tignan mong mga magulang mo, tignan mong asawa mo, tignan mong mga anak mo, kung bakit papasukin mo tong business na to. Totoo po ito. Maraming mga taong hindi naging successful po sa industry ito kasi ang babaw ng reason nila. Napakababaw. Alam mo ang reason nila bakit sila sumasali sa ganitong business? Ang dahil lang dito, yung pera lang. Well, lahat naman tayo gustong magkaroon ng ganung income, eh, ganung kalaking income na magkaroon ng million. Pero kung million or pera lang talaga ang habol mo dito, madali kang mawala sa business na to. Laliman mo kapatid, laliman mo, tignan mo magulang mo. Kung magulang mo is kailan ka ba nakabawi sa kanila, sa kanilang sacrifice, sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang buhay. Alam niyo po mga kapatid, no? Tayo tumatanda, pero yung magulang natin hindi naman sila pabatay. Mas patanda sila ng patanda. So sabi ko nga, kailan ba tayo babawi kung kailan pantay na mapa nila? So sabi ko, part ng motivation ko is makabawi man lang sa magulang. Mabigyan man lang ng kakunting kaginhawaan bago man lang sila mawala sa mundong ito. Maranasan man lang nila yung maginhawang buhay. And pangalawa, tingnan mo asawa mo. Sige po. Sa mga lalaki po ha, sorry po ha. Tayo nung naliligaw pa tayo, grabe yung promise natin eh. Di ba? Ibigay yung magandang buhay, yung mga pangarap. Pero nung nag-asawahan na, kinalimutan na yung pangarap, talagang survival na lang. Para sa akin, whatever it takes mga kapatid, no, mahirapan ka man, gawin mong motivation family mo, asawa mo, mga anak mo. Tingnan mo anak mo kung talagang naibibigay mo ba talaga yung mga gusto nila. Baka tuwing magturo lang yan sa tindahan, hindi mo mabibigay yung gusto nilang laruan, kukurutin mo pa, papaluin mo pa. So para sa akin, gawin mong motivation family mo, magulang mo, asawa mo, mga anak mo. Yung tatlong tao na yan sa buhay mo, yun ang pinaka-importante po na magiging motivation mo. Kasi pag yun ang reason mo, bakit mo ito gagawin, kahit mahirapan ka, never kang gigive up. Kahit maraming rejections, kahit maraming discouragement, kahit mga kaibigan mo, hindi maniniwala sa'yo, kakilala ka mag-anak mo, sasabihin nila na hindi ito to, lukuhan yan, mga taong in-expect mo na sasabay at maniniwala sa iyo sila pa yung magsasabing hindi yan totoo. So pag malalim ang motivation mo, and yun, magkakaroon ka ng tapang, ng lakas ng loob. Then of course, ayusin mo muna yung loob mo.
And madali na yung goal settings, yung goal mo sa buhay, madali na lang yan. Give in na lang yan. Madali na lang yan makuha kapag okay na yung loob mo. Pagka okay na yung karakter mo, kapag ka hindi ka na masyadong nagmamadali sa result, talagang kalmado ka na, talagang naka-align na yung sarili mo sa universe, naka-align na yung sarili mo dun sa success na gusto mo. So, bago mangarap ng million, anuin mo muna yung loob mo, kung talagang yung puso mo ba ay para doon sa success na gusto mong makuha. Kasi marami dito, ha. Atin natin lang to, ha. Yung kumita lang. So nagkaroon ng greediness, nagkaroon ng nag-iba yung mindset, nag-iba yung nais. So para sa akin, ayusin mo ng husto yung loob mo, kasi pag okay ang heart mo, okay ang puso mo, madali na lang i-bless ng universe. Madali na yung success. So, mga kapatid, tips na lang din po ito. No? The moment na mag-decide kang magnegosyo sa digital business, please lang, huwag kang manisi na ibang tao. Huwag kang manugturo ng failures. Kaya nag-fail ka, hindi ka kumita, hindi ka naging successful sa industriyang ito, huwag mong sisihin yung taong nag-invite sa'yo. Ituring nyo pong blessings yan ni Lord para sa'yo. Kasi imagine nyo po, ha, sa dami niyang kaibigan na pwede niyang invite, ikaw pa yung inauna niya, ikaw pa yung priority niya na share ng opportunity. Huwag mong isipin na kaya kanya in-invite para lang pagkapirahan. Diyos ko po, wala pong pera para pagkapirahan. So, lahat po, mga kapatid, no, huwag nating tignan yung nasa taas natin na, pagka pala humataw ako, kikita at yayaman yung upline ko. Huwag mong tignan yan. Tandaan mo, mas mag-focus ka sa sarili mo, sa grupo mo, sa down the lines mo, kasi yun ang mga anak mo dito sa business ito. Yung upline mo, guidance mo lang sila. So huwag mong tignan kung kumikita sila. Yes, meron talagang ganun. Pero hindi naman ikaw magpapayaman sa upline mo yun. Bakit? Hindi naman ikaw mag-workout sa left and right niya. Tama, siya din naman din sa kabila, eh. So ang gawin mo, workout mo yung left and right mo para magkaroon ka ng laking organization, doon kakikita ng malaki. Then, totoo po ito, ha. Lahat ng effort natin, meron po talagang kumikita niyan. Lahat po yan. Huwag na huwag kang mag-isip na para sa sarili mo lang na pag mag-effort ka, kikita ang upline mo. Kasi kahit pa sasakay ka ng tricycle, kikita yung driver mo. Driver ng tricycle, nasa taas mo yan. Pag-aaral ka, kikita yung school, nasa taas mo yan. Magtrabaho ka, kikita yung bus mo, nasa taas mo yan. Even mamatay yung tao, kikita yung kurga, yung morgue, nasa taas yan. So, ibig sabihin, lahat ng effort natin may kikita talaga. So, tignan mo yung sarili mo. And, of course, samahan ng prayer, kasi impossible is nating talaga dito sa ating negosyo. Sa lahat naman talaga is provided to ng taas, eh. So, imagine nyo po, ha. Pre-namist to ni Lord, ha? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and bright future. Ibig sabihin, sa kanya galing yung lahat ng blessings sa to. So, ayusin mo lang talaga yung sarili mo. Iwasan mong magreklamo. Iwasan mo yung puro na lang negatibong nakikita. Imagine nyo po, ha? Sobrang dami mong pwedeng ipagpasalamat yung wala pa ang lagi mong ireklamo sa buhay. Diba? Pag-iisip mo pa lang sa umaga, napakalaking blessings na yan. Kasi bakit? Buhay ka. Walang sakit. Alam niyo po, sana ha, mga kapatid, ha, sa mga nakikinig ngayon, meron pa tayong 106 o 107 na mga participants po ngayon. Sana maramdaman niyo to, na kahit ano pang pinagdaanan mo ngayon sa buhay, kahit pa nahirapan ka sa financial, marami kang problema, tandaan nyo to, mga kapatid. May mga taong pinapangarap ang estado mo sa buhay. Huwag na huwag kang mareklamo kung wala kang pambiling sapatos. May mga tao, walang paa, ni kailanman hindi makakapagsuot ng sapatos. Tama? Huwag na huwag kang magreklamo kung maliit pa yung kinikita mo. Ipagpasalamat mo yan. Kasi meron kang kinikita. Meron akong isang downline na
na lagi siyang nagreklamo. Alam mo, ganito lagi ang reklamo. Ano ba yung upline? Porkit alam ng pamilya ko na kumikita ko, sa akin lahat sila maasa, sa akin sila lahat humihingi. Sabi ko, ayusin mo lang, kausapin mo lang silang maayos. Pero sabi ko sa kanya, pili ka. May kinikita at mapamilya mo, pwedeng humingi sa iyo, or wala kang kinikita at mamroblema ka sa buhay mo. Sabi niya sa akin, di, doon lang siya sa may kinikita. Di ba? Ang ibig mong sabihin, maging thankful ka sa lahat ng blessings na kung, na meron ka ngayon, kasi may mga taong pangarap nila ang sitwasyon mo ngayon. Kung team leader ka pa lang, I mean, gito ha, kasi may mga encounter experience na ito ha, mga kapatid ha. May mga kaibigan ako, mga director, hindi sila kontento dahil director lang sila. Imagine niyo po, napakalaking bagay na po yun ha. Sabi ko nga, hindi ka ba nagiging thankful dahil director ka na? May mga manager gusto marating ang pagiging director. May mga manager din po akong nakausap. Hindi sila masaya kasi maliit yung kinikita nila kasi yung residual income nila maliit pa lang daw. Dahil manager pa lang daw sila. Sabi ko, hindi ka ba naging thankful dahil sa position mo yan, may mga coordinator na pangarap nila marating yung pagiging manager mo. Then may mga direct coordinator naman. Sabi niya, upline. 6 months na ako, coordinator pa rin ako. Sobrang hirap mag-rank up. Kumbaga, puro sila nakikitang reklamo doon sa sitwasyon nila. Sabi ko, maging thankful ka kasi bakit? May mga team leader na gusto nila marating ang position mo na coordinator. Then yung mga team leader naman po, na hanggang ngayon, 1 year na team leader pa rin, maging thankful ka dahil nakarating ka sa team leader. Bakit? May mga taong gustong sumali sa ating negosyo. Hindi makasali. Bakit? Walang pampuhunan. Walang pera pang join. So for me, kung anong sitwasyon mo ngayon, ipagpasalamat mo. Then improve mo lang sarili mo. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay, ang constant lang po talaga dito yung changes. Magbago ka lang. Magbago ka lang ng programming mo. Magbago ka lang ng mindset mo. Magbago ka lang ng kilos mo. Dapat yung kilos mo, yung action mo, papunta doon sa goals mo. Kasi ang hirap pong pumunta sa Cubao kung lagi mo sinasakyan papuntang Alabang. Hindi ka po talaga makakarating sa iyong pupuntahan. So kung gusto mong masinso, gawin mo mga mabagay na ginagawa ng mga successful na tao. Hataw ka lang, kahit maraming taong nagdi-discourage, tumuloy ka lang, tuloy ka lang. Kahit yung mga downlines mo nawala na, crossline mo nawala na, upline mo nawala na, importante ikaw na nanatiling nakatayo at pinaglalaban yung mga pangarap mo sa buhay. Yun po ang pinaka-importante. Then, please lang, kung nandito na tayo sa Impact Crowd Technology, please lang, focus ka na po dito. Focus ka po sa negosyong ito. Be loyal sa iyong dreams. Be loyal to your family, dreams, team Europe, team Philippines, and of course sa company. Totoo po ito, huwag ka nang sumilit na ibang company. Kasi po, wala po ako nakitang company na nag-offer ng opportunity na nagsasabi, sumali kayo sa negosyo namin, sa business namin, sa company namin, ang pangit ng kitaan dito, wala po akong nakikita ng ganun. Lahat po ng kumpanya, nag-aalok ng magandang opportunity, magagaling po ang salita. Lahat po yan nag-aalok ng magandang opportunity. So wala pong company nag-offer na sumali ka dito, pag sumali ka, hindi ka yaman. Lahat pong company nag-offer na asenso sa buhay. Ibig sabihin, kapag nandito ka na, huwag ka nang sumilip ng marketing plan ng ibang company. Madidistract ka po dito. Ang hirap po mamangka sa dalawang ilog. Ang hirap pong mabuhay sa dalawang mundo. Never po mangyari yan. So napakasarap pag nag-focus ka dito, focus ka lang sa ginagawa mo. Kahit medyo mabagal, tuloy-tuloy ka lang. Importante, may ginagawa ka. So stay focused. Stay unstoppable. Go for ambassador. Tandaan mga kaibigan na ang buhay naman talaga is napakasimple lang. Pag nagutom ka, kumain ka lang. Pag inantok ka, matulog ka lang. Pag napagod ka, pagtahinga ka lang. Pag pinakapos ang budget mo, dagdala mo yung kinikita mo. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang kukuha ng pangarap mo. Hindi yung ibang tao, hindi gobyerno, hindi yung kapitbahay. Okay, maraming salamat. This is Jerry ng Team Philippines, ang El Gobernador. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ma'am Divine, wow, thank you po.
Coach Jerry, wag ka po muna nang mag-close ng video ano. Maraming salamat coach ano dahil grabe ang dami naming natutunan ngayon. And talagang ako sobrang happy po ano dahil before nakasama ko sa UTL training po. Ayun, under po sa training mo, tumatak po 'yun sa akin na ito si Coach Jerry. Seryoso ito when it comes sa training. Talaga naman. So sa mga participants na nandito ngayon, sana po guys no, yung mga encouragement po ano, ito yung mga motivation na i-share po sa atin ngayon ng ating magaling na mentor. Sana po lahat po tayo ngayon ay may natutunan. Ayan. Sana po, ayan, mahirap po talaga mamangka sa dalawang ilog. Kasi bakit? Paano ka pa makapamangka? Kasi di ba isa ka lang, may joke lang naman yun. Nang ibig ko sabihin guys, ano, focus ka. Focus ka kung nasaan ka. Dahil tama po si Coach Jerry, ano, wala namang company. Walang company na sasabihin niya sa'yo na hindi maganda yung kumplan ko. Kaya wag ka, kaya lumipat ka dito, di ba po? Pero ang pinakamaganda po doon, alam mo, ang narinig ko po kay Coach Jerry, guys, ayan, tingnan mo yung family mo. Tingnan mo yung anak mo. Wag lang yung asawa mo kasi baka mamaya may problema siya. No? De joke. Ibig ko sabihin, napaka-importante po na alam mo yung DepEstoy mo. Kasi bakit ang DepEstoy mo, according kay Coach Jerry, ano, yun po talaga ang magbibigay po sa atin talaga ng tapang para magpatuloy sa buhay. Sabi nga, whatever it takes, talaga namang kailangan talaga na magiging loyal ka po sa lahat po ng iyong sa dreams mo. Kasi bakit pag hindi ka mismo naging loyal sa sarili mo, paano pa po ikaw pagkatiwalaan ng iba? Di ba po? So Coach Jerry, ayan, sa lahat ng mga participants na nandito, guys, huwag muna kayo umalis. Pakikinggan po muna natin ano, ang 01 ng Team Europe International. Ayan, Sir Edionia, ano po ang masabi mo? Ayan, sa nagiging join niya, no? Sa naging sharing po ng ating magaling na mentor ano, from Team Unstoppable. Ayan, Sir Ed, please unmute po. Go ahead po, Sir Ed. Yes, Ma'am Divine. Thank you, Sir Jerry, sa pagpapa-unlock na maging guest ka sa aming team. Ano? At isa ka rin sa hinahangaan ko na leader kasi nung nagsisimula ang Team Europe ay kayo ay ano na may mga resulta na ano yung nga po nga nakita ko na video niya ano yung bahay nilang barong-barong ano na talaga namang napakababa ng bubong ano kaya pag summer talagang init na init tapos yung pag umuulan naman yung CR nakabukod doon ano nauulanan so yun yung mga bagay na dapat nating ano dapat nating makuhang motivation ano dahil nga sa ginawa ni Coach sa Jerry, imagine nyo siya ay high school graduate lang din ano na hindi naman siya professional pero bakit nabago yung buhay niya? Kaya ang matututunan natin sa sinabi niya ay tignan mo po yung malalim na dahilan bakit mo gagawin si Crowd One. Tignan mo yung magulang mo na hindi ka pa nakakabawi, ano, nakakabawi, may edad na sila, gusto mo man lang makabawi, may pasyal sila sa magandang lugar, mapakain mo sila sa mahal na restaurant. Yung mga bagay na yon, yung mga motivation na magdadala sa iyo para maging matatag ka dito kay Crowd One. Kasi yung iba kasi, mababaw lang po yung dahilan nila kaya pag na-reject na, alam mo yon, na-reject na, ayaw na, pag yung kaibigan ay hindi sila pinansin, ayaw na. So, hindi po yung malalim na dahilan. Ang malalim na dahilan, tignan mo ang pamilya mo. Kung sila ba ay nabigyan mo na ba ng magandang buhay, sila ba ay napatira mo na sa magandang bahay, alam mo yon. So yan po ay nangyari sa aming lahat, hindi lamang kay Sir Jerry, pati ang Team Europe po, ano, marami na po ditong nabagong buhay, marami na po dito talagang from nothing to something, marami po dito mga hindi tapos naman ang pag-aaral, pero ngayon nakalaya na sa pangangamuhan, ngayon ay tinatamasa na yung freedom ano, na makasama ang pamilya. So, salamat sa Jerry dahil nga ay yung video mong yun nung napanood ko ay talaga namang maiyak-iyak ka rin ano. Imagine mo hindi na siya nakatira sa barong-barong ngayon. Meron siyang 10-wheeler truck, meron siyang negosyo, meron siyang kondo. Kaya impossible is nothing talaga kay Crowd One. Kung maiintindihan lang po ninyo talaga ang negosyong ito, ito po yung sagot sa lahat ng ating mga pinapanalangin. Pero may proseso. Hindi po kasi ito yung easy get quick rates na alukin ka, wala ka daw gagawin, tapos ikita ka na. Hindi po. Mas maganda pong pinaghihirapan natin yung success kaysa yung wala kang gagawin, nakikita ka, pero hindi mo alam, bukas makalawan na scam ka na pala. Pinagdaanan na po namin yan. Kaya
Tama po lahat yung sinabi ni Coach Jerry. Maging loyal ka sa iyong sarili. Maging loyal ka sa company. Lalo kung ito ay binago na yung buhay mo. Na ikaw dati nagsasalita dyan, ikaw ay nagmomotivate dyan, na walang-wala ka, ano, tapos ay binago ng buhay mo, tapos malalaman na lang namin sa makabilang bakod ka na asan ang iyong reputasyon, ay asan ang iyong dignidad bilang isang leader. So, salamat Sir Jerry, dahil talagang nagiging matatag din kayo, ano, kagaya namin, matatag din kami in spite na may mga pagsubok minsan, pero dadaan lang po yan. Parang bagyo lang din po yan, di ba? Sa Pilipinas, laging dumadaan ng bagyo. Bakit yung mga Pilipino ba, pag bumagyo na, wala na ba? Wala na bang mangyayari sa buhay nila? Di ba hindi? Nagpapatayo uli ng bahay, rini-restore uli yung mga nasirang mga ari-arian, di ba? Ganun din po dito sa negosyo. Hindi po ito palaging... hindi palaging masarap, meron din paghihirap, pero tatandaan natin na there is always a sunshine after the rain. Sabi nga, there is a rainbow after the rain. Kung umulan man, tag-ulan man ngayon, bukas ay lalabas din po ang bukang liwayway para sa bagong buhay nating harapin. Yun lang po, salamat Sir Jerry. God bless you more. Yan, so grabe naman yun, ang message po ng ating minamahal na tatay dito sa Team Europe. Coach Jerry, kung mamarapati niyo po, mayroon lang po akong kaunting katanungan po sa inyo, sir. Okay lang po ba? Yes, ma'am. Yes, po. Ayan. Yes, po. So sa mga nandito guys, gusto ko po mapakinggan niyo. Makinig po kayo mabuti. Ayan, so Coach Jerry, ano pa ba talaga yung nagiging dahilan bukod sa depestway mo? Bakit nga ba talaga ganun ka nalang katatag at pinaninindigan mo na dito kay Crowd 1 talaga ng mga, kumbaga, bukod sa nabago ang buhay mo, na from nothing to something. So ano pa ba ang ine-expect mo kay Crowd 1? Bakit ka naninindigan na talaga namang yung tinatawag natin na integridad? Na andito pa rin talaga, ipinibigay mo dito kay Crowd 1. Go ahead, Coach. Actually, ganito, para po sa lahat pong leaders na nakikinig ngayon, bukod sa blessings na naibigay sa ni Crowd 1 sa akin, yun po talaga, pinagpasalamat ko po talaga ng sobra yon. Kasi nga po, ito po, kumbaga, sobrang laking tulong po ng Crowd 1 sa buhay namin. Hindi lang po sa akin, marami pong Pilipino ang nagbigyan ng chance na magbago ang buhay. So doon pa lang po, pinagpasalamat ko siya ng sobra. Sabi ko nga, hanggat nakatayo yung company, hanggat nandyan yung company, hanggat buhay ang company, nandito po ako, hindi po ako mawawala sa digital business na to. Then, bakit ako nagpapatuloy sa business na to? Of course, hindi lang to about sa money. Kasi maraming taong nagtiwala sa atin, maraming taong naniwala, na magbago din ang buhay nila. Doon pa lang po yung commitment ko po. Sa totoo lang po ha, na halos yung kinikita namin, talagang binibigay po talaga namin sa tao bilang tulong balik sa kanila para po hindi nila maramdaman yung pag-iisa lang sila, yung parang hindi nila maramdaman yung solo lang ginagawa yung business. Andyan po ang mga uplines. Kaya nga po, may mga program po kaming ginagawa para sa mga bagong members, para sa mga seryoso. So bukod sa pera, doon sa mga taong nagtiwala, sobrang sinamahan po talaga namin ng puso. Puso po talaga ang ginamit namin, hindi po puro utak na puro pera na lang. Sinamahan namin ng puso, then ang ganda nating negosyo, sobra. Alam niyo po, sa totoo lang ha, sa products pa lang natin, doon pa lang may ipagmamalaki na po natin ang Crowd 1. Proud po ako. Never po ako, kahit sabi nga nila na wag daw banggitin yung ating company. Ako proud ako magbabanggit ng Crowd 1. Proud ako sa ating company kasi authentic yung ating mga products and services . Andiyan yung Mixter, 'di ba? Mixter Pro, Mixter naging Mixter Plus. Andiyan yung ating Flat IX, andyan yung ating Mindo. So ang daming mga products na may pagmamalaki mo sa tao na talagang ito yung quality products na totoong may produkto. Totoong may produkto na pwede mong i-market. Hindi yung mga props lang na products lang na digital products doon ko, no? Para lang masabi na nagra-run yung business. So doon, bukod sa pera,
is dun sa mga taong nagtiwala din sa ating company. Napakaganda nating company, yung compound, ating management. Ang galing kasi sa totoo lang, napaka-importante po no, na ang pangalan ng ating founder, ng ating mga board of directors is credible, may credibility na may pagmalaki sila kasi may mga company po na pang-apat na company kasi may mga tao talaga na intensyon magbukas ng company. Pag nakalikom ng pera, magsha-shutdown, nawawala, then gagawa na naman ng panibagong company, iba't ibang pangalan na company, then ma-realize mo na, wow, may sumulpot na bagong company, yun pala yung founder nila, pang-apat na company yung itinayo, na after 2 years, nawawala. Diba? Siyempre, nung unang pangako na rin sa unang company, ang gaganda, then later on, nawawala. So ngayon, may sumulpot na naman. So, yung founder pala nila, diba, hindi mo may pagmalaki kasi yung founder nila, maraming kaso, maraming mga previous company na nagsara. Imagine po paano mo may pagmamalaki yung company mo kung yung founder niyo mismo maraming ginawang kalokohan. So proud po ako sa founder natin kay Sir Jonas and kay Juan Westerdal. And then nakakatawa kasi yung ating mga management po is talagang mga professional, may mga pinanghawakan po na mga pangalan. And unique ang ating marketing plan. Sa marketing plan po mga kapatid no, sobrang nagpasalamat po ako ng sobra sa company kasi nga po yung ating marketing plan inayos na po. Noong una po talaga natatakot ako. Kaya nga po sabi ko hindi ko talaga itinudo dati. Hindi ko itinudo 'yon. Kaya nga sabi ko nung nagbago na yung marketing plan natin, yung kinorek na inayos na siya ng sobra, doon ako nagkaroon na naging kampante na ako na wow, long term to. 10 years, 20 years, 30 years yung nakita ko sa company. Then ito ha. Nung time kasi na hindi pa inayos yung marketing plan, natakot ako kasi sabi isip-isip ko baka mag-overpay. Then meron kasi yung downline na coordinator one star lang, kumita ng 5 million. 4-1 pa lang, kumita siya ng 5 million nang dahil sa matching bonus. Talagang binibigay ng company sa tao, sa lahat ng members yung income. Kaya sobra akong parang nagpasalamat talaga ako ng sobra nung inayos yung marketing plan kasi sabi ko, pwede ko na siyang ipanlaban sa ibang marketing plan, ibang company. Napakaganda nating binary. Yung 1:3 natin, napakaganda. Pangalawa, yung ating fear of loss bonus na pang-motivate sa mga baguhan, sa mga nagsisimula pa lang. Yun ang ginagamit naming sistema, yung programming namin dyan. Doon kami kumukuha. Fear of loss bonus, may mga incentives kami binibigay. Pangatlo, yung ating matching bonus. Na kapag malaki ang organization mo, nagkaroon ka ng 10% doon sa mga leaders mo, direct invites mo up to 5th level, ng 10%, imagine nyo po, pag yung direct invite mo, kumita ng 1 million, may 100,000 ka. What if hanggang 5th level, kumikita yan ng million-million. Kaya yung downline ko, hanggang 5th level ko po, kumita po ako ng mga kulang-kulang, almost 7 million, mga 6.7 million yung matching bonus ko dito sa company na to. So imagine nyo po, doon pa lang, napaka-proud akong ipakita sa mga tao, yung ating marketing plan din. Ito pa, monthly residual income. Every month, walang paltos, walang palyang binibigay ng company. Every time na mapapasok yung aking residual income, pag nag-withdraw po ako sa banko, sa ATM ko, lagi po ako nakatingala sa task. Lord, thank you po dahil mayroong opportunity na buwan-buwan po nagbibigay sa amin ng pension. Hindi ko kailangan magtrabaho for 30 years, 40 years para magkaroon ng ganitong pension. Imagine nyo po, dalawang account ko, nagbibigay ng director income na monthly residual income. Dalawang account tayo ha. Assuming natin yung dalawang account, pinaka net income lang dyan is 40,000. Sino ba naman ako para merong ganong pension 40,000? Isa lang po akong high school graduate. 3 years plan po ako sa company na to. And parang sabi ko nga, grabe ang company, napaka-generous ng management. Sabi ko, sorry sa term na babanggitin ko ha, ang kapal ng mga mukha ng mga naninira sa company natin. Pagkatapos nilang pakinabangan yung ating residual income, grabe. Sabi ko nga, ang taas nakatingin yan. Totoo po ito. Hindi po araw-araw Pasko. May mga struggle din po. Even ako po, may struggle din po ako sa buhay. Pero lagi ko nagpapasalamat. Kasi bakit? Kung hindi dahil sa opportunity na to ng Crowd1, hindi ko po marating kung anong meron ako ngayon. Hindi po ako magkaroon kung anong meron ako ngayon. So pinagpapasalamat ko po yan. Na kahit pa sabihin natin na may mga taong sinisiraan tayo, may mga taong
pinagtatawanan tayo, may mga taong minamalay tayo. Pinagpasalamat ko rin yung mga taong yun. Kasi bakit? Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magpuprosige. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko kayang patunayan sa sarili ko na kaya ko rin palang magiging mag-succeed sa buhay. So para sa akin, stay focused lang at huwag na huwag mo silang pakinggan. Dahil yung company natin, ang nakikita ko dito, hindi lang 10 years, hindi lang 20 years, kaya nila itong sundan ang ginawa ng Amway. Tandaan niyo po, ang Amway is almost 70 years na po ang Amway. Meron po akong narinig, hindi po ito, narinig ko po ito sa isang grand upline na kung saan nagkwento siya na mayroong isang members ng isang Amway company ng 25 years na po siya sa Amway. And dahil po sa business na yon sa Amway, nagkaroon po siya ng sobrang laking resulta. Nagkaroon po siya ng mansion, billions of dollars. Nagkaroon siya ng private plane kasi nga 25 years yung trinabaho yung company na yun. So yun ang nakikita ko. Sabi ko, napakabata pa nating company. 3 years pa lang po tayo. Tapos, di ba? 3 years pa lang po tayo. Yung ibang nawala, ibang kumalis, maging part na po sila ng history natin. Totoo po ito. Maging part lang po sila ng history natin. Basta ikaw, tuloy ka lang, tingnan mo sarili mo after 30 years. Tingnan mo sarili mo after 30 years sa company na to. Kasi nakikita ko talaga pang long term to. Sabi nga ng founder, this is your last company na sasalihan sa network marketing. Kasi po, digital po tayo ngayon. Digital na, first digital marketing company po ang Crowd1. Yun po talagang totoo. Maraming gumaya, maraming sumabay pero hindi kinaya. Maraming gustong sabayan yung ating company pero hindi nila kinaya. Yung longevity ng kanilang program, hindi po nila kinaya. Only Crowd1 lang po. So sabi ko nga, sayang yung aking, yung aking income dati kasi nga, ang dami kong kinonvert into code. Dapat pala, hinold ko lang muna yun. Mayroon akong sanang weekly, no? So, thank you sa mga experience na yon. Then, congratulations sa mayroong malaking holding accounts. Kasi every week, mayroong kang nawi-withdraw. Ang laking bagay nun pagka mayroong kang... No? So, anyway, masayang alaala yun eh. At least, marami tayong natulungan na mabigyan ng chance na makasali sa ating negosyo. Then, ano pa ba? Sige, last question naman po. I-entertain po ako ng last question po. Bago po pumalag. Okay po ba? Hindi po pagarangan yung business ko? Okay po ba, coach? Yes. Ayan. Question na, Coach Jerry. Nakita ko po sa mga mata mo talaga yung totohanan po, guys, sa sinasabi niya, no, na binago talaga ni Crowd1 yung buhay niya. Kaya talaga ng mga... Diba, wala ka dati? Tapos ngayon, nagmamalaki ka, isan ba galing yung meron ka? Pero syempre, unang muna, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Kasi hindi dahil sa Kanya, walang... At syempre, wala din po tayo dito. At wala din po tayong chance na pagkakakilala po, kahit na ipo ay kapwa Pilipino. So, Coach Jerry, sa kabila ng lahat po ng tagumpay mo po dito kay Crowd1, sa lahat po ng mga meron kang ngayon, ano naman po yung ma-advise mo doon sa mga tao na may reklamo, walang ginawa, never na umattend ng meeting, at sa mga nakikinig po, sa mga tao na nasa paligid, yung mga palaka po dyan na kumukuka. Ano po yung advice mo sa kanila po? Kasi yung gusto po nila kumita, pero walang ginagawa. Ano pong masabi, ano pong advice niyo po doon, Coach? Gusto ko lang po talaga, no? So, ma-offend na po kung sa mga tao ma-offend, pasensyahan po tayo. Ako po kasi, sa mga taong naghahanap na income na wala namang ginagawa, sorry po sa term na gababanggitin ko po, ha? Ano yun? Ano nasa isip mo? Imagine po, ha, papasok ka sa isang negosyo na wala kang gagawin, gusto mong kumita, Diyos ko po. Saan mo nakuha yung ganung motivation? Diba? Anong klaseng mindset yan? Hindi ka po makakatanggap ng sweldo kung hindi ka papasok sa trabaho. Hindi po kikita yung tindahan mo kung hindi ka magbubukas. Hindi ka po kikita sa ganitong industriya kung hindi ka mag-invite. Hindi mo aralin, hindi mo pag-aralin yung ating business. Hindi ka atin ng meeting, hindi ka atin ng Zoom, hindi ka atin ng mga technical. Diba? Saan na ko yung motivation na yun na gustong-gusto mong kumita, gusto mong magbago buhay mo, pero yung programming mo sa isip mo, pang greedy,
pangtamad. Di ba? Sorry sa term ha, pero totoo po yan. Wala pong ganon. Kaya pag may mag-offer sa inyo, nakikita ka na walang gagawin, Diyos ko po. That is bullshit yan na ganon. Sorry sa term, pero yun po talaga ang totoo. Wala pong ganong company. Lahat po ng resulta po, lahat ng bagay na may value sa mundo, pinagsisikapan, pinaghirapan, may pagod po yan, gutom dyan, may effort dyan, may maraming action dyan. Hindi lang isang business, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami. Hindi po yun pwedeng pang isang gabi lang, kinabukasan, successful ka na. Huwag na huwag ka mareklamo, kapatid, kasi may isip ka. Yung sumali ka, ikaw mismo nagdesisyon noon. Ikaw mismong naglabas ng pera sa wallet mo, hindi ka tinutukan ng kutsilyo, hindi ka tinutukan ng baril para sumali. Please lang, may sarili kang isip. Huwag kang magtatanga-tangahan. Diyos ko po, malaki ka na. Malaki ka na para gumawa ng desisyon na ito. Malaki ka na para alamin mo yung tama at mali. Alam mo nang may gagawin. Nag-expect ka pa ng kikita, walang gagawin. Diyos ko po, saan mo nakukuha yung ganong motivation? Isipin mo mabuti. Sino mo bibigyan siya ng pera? Diba? Ano yun? So, mga kapatid, sorry ha, sa mga terms na binitawan ko, hindi po ako galit, ha? Pero, yung mga taong naghahanap ng resulta, kahit saan ka magpunta, pagtatawanan ka lang ng ibang tao, kapag nagreklamo ka, totoo po ito. So, nandyan pa po ba? Yes, coach. Yes, go ahead. Okay. Go ahead. So kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magsumbong, kahit saan ka maghanap ng kakampi, pagtatawanan ka lang ng taong kakausapin mo. Kasi bakit? Alam mo, imagine mo ha, nagbayad ka ng pera, tapos hindi mo man lang inisip na negosyo itong pinasok mo. Diba? O sige, pagpalagi natin na binula ka ng taong nag-invite sa'yo, alam mo rin kung binula ka lang o hindi. So gamitin mo yung critical thinking. Gamitin mo yung sarili mong desisyon, isip mo, binigyan tayo ng isip ng Panginoon para matuto tayo mag-desisyon sa sarili natin. So sa mga leaders naman po, sa mga leaders na seryoso, please lang, wag na wag kayong mag-invite kung wala din naman kayong balak tulungan yung taong in-invite ninyo. Wag na wag kayong mag-recruit kung wala ka rin namang balang-balak na i-guide yung taong i-invite mo. Di ba? The moment nag-invite ka, tulungan mo yan. I-guide mo yan sa abot ng iyong makakaya. Ang trabaho mo, i-guide, i-assess, bigyan ng Zoom link, turuan ng mga technical, turuan ng anong mga dapat gagawin. Pero hindi mo obligasyon payamanin yung in-invite mo. Eh huwag kang mag-guilty. Hindi mo obligasyon yan. Ngayon, kung ikaw naman seryoso at kumikita na ngayon, by experience po ha. Ito po, by experience. Please lang, bago ka pumasok sa mga iba pang traditional business, yari, kumikita ka ng million. So ngayon, kumita ka ng million, ang gusto mo, at total, kumita ka ng million, ilalagay mo to sa ibang business. Hindi networking ha. Kumbaga, ilalagay mo sa ibang business. Bago ka pumasok sa ibang business, yung perang pinaghirapan mo dito sa business natin, ihingi mo muna ng gabay sa taas kung tama ba yung gagawin mong desisyon. Kasi po, kapag nakagabay yung taas sa iyo, so mag-failed man, magkamali, hindi man kumita yung nilabas mong pera, at least guidance yan sa taas. So yung taas pa rin po ang magde-desisyon kung kikita yung pinasok mong traditional business ending. So yun po, maganda no, lagi kang humingi ng gabay sa taas kasi masarap pa rin yung naka-align ka. Kung kumikita ka, ka man, and para hindi ka ma-scam ng ibang company, so may gabay yan lagi sa taas. So thank you po sa tanong, Ma'am Divine, and kay Sir Edie po. Thank you po sa pag-invite, Ma'am Divine, and pag-welcome po kay sa akin, Sir Edie. And Team Europe, maraming salamat po sa inyong pag-invite sa akin. And God bless po. So God be the glory.
Ayan. Grabe naman yun, Coach Jerry. Ano? Talaga ng mga super. Ayan, tamaan na yung tamaan. Kaya kung ako sa inyo dyan, guys, ano, sana po nag-take down notes po kayo kanina. Dahil talaga ng mga malupit po yung mga binitawan niya po ng mga knowledge and wisdom po. Ano, na pwede po, masakit siya, oo. Pero kung tamaan ka na, ibig sabihin, para talaga sa'yo yan. Para naman ikaw ay kumita. Kaya, para kay Coach Jerry, mga kapatid, ayan, bigyan naman natin ng virtual club po sa ating chat box. Ang hindi po magbigay ng virtual club, walang blessings. Ano po? At ito po natutunan ko sa training po, ha? Mismo ako personal. Sabi nga, gusto mo mag-succeed? Gusto mo mag-succeed dito kay Crowd One? Ayan, bukod po sa virtual club, lahat po ng gusto mag-succeed, kagaya ni Coach Jerry. Ayan, Coach, ha? I-apply ko na dito yung natutunan ko sa'yo. Ayan, please type I want to succeed. Ayan, right now, go ahead. Yung unang makapag-type po dyan. Ayan, sinasabi mo na sa universe, ikaw talaga yan. Gusto mo talaga mag-succeed? Napaiyak ako dito sa training. Kaya gusto ko rin paiyakin ang lahat na nandito. Ano? De joke lang po yun. Ibig sabihin, nakikinig ang God. Nakikinig ang universe. Okay? Kung ano po ang sinabi mo, sabi nga doon sa motivation, what you think you become. Kaya kung sinabi mo dyan, I want to succeed. Ayan, ilang participants po ba tayo ngayon? 127 participants. Please type I want to succeed. Dahil itong tao na to, ano, yung nagbigay sa atin ngayon ng training. Talaga namang ako'y na-bless. Ito natutunan ko sa kanya. Kaya gusto ko ipakita sa kanya. Coach, ito na yon. Ayan. So thank you so much po. Ano? Once again, ayan. Thank you so much po, Coach Jerry. Dahil talaga namang napakabuti po ng Panginoong Diyos. Ano? Bakit po? Kung ikaw ay nandito ngayon, siksikliglig po yung matutunan mo ngayon. Malamang lalakas na po ang loob mo. Pero kung wala ka dito, saan ka makikinig? Sa mga nagkukukak dyan sa paligid? Ayan, huwag kang makinig dyan, kaibigan. Dito ka sa may mga resulta. At ito pa po, ano? Kung si Coach Jerry, ayan, high school graduate, ano? Nakaya niya. Kaya niyo rin. Kaya ko rin. Kaya nating lahat. Kaya, congratulations, Coach. And hangad pa po namin na mas more ka pa po na magtagumpay dito sa ating business kay Crowd One. More power po sa inyong team, Coach. At syempre sa inyo pong ka-team, Coach, ano? Please shout out po, Coach, kasi madami po kayong supporters ata dito. Ano? Go ahead po. Ayan. Thank you sa chance to, no? Shout out sa lahat ng Unstoppable Generals po. Sa lahat ng leaders. May mga challenges na dumating, pero move on lang. Mabilis lang tayo mag-move on. Huwag nang mag-focus sa mga pa-victim mood. So, pag may mananakit sa'yo, isipin mo lang na part ng buhay natin yan na masaktan talaga paminsan-minsan. Paminsan-minsan, madadapa, matutulong tayong bumangon. So, shout out sa lahat ng Unstoppable Generals, sa mga leaders ko po nandito ngayon. Salamat, sinundan niyo pala ako. So, maraming salamat, hindi ko na kayang isa-isen. And thank you po, Team Europe, and God bless ulit. Thank you. Grabe.